Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng bagong aralin sa mathematics. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at dami o laman. Sa nakalipas na aralin ay naunawaan at natutuhan natin ang paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras sa pamamagitan ng Polya's 4-step process. Ang sumusunod ay ang Polya's 4-step process. Unawain ang sitwasyon, mag-isip ng plano, isakatuparan ang plano, at balikan muli. Sa pagtatapos ng ating bagong aralin, ang mag-aaral ay inaasahang maipakita at mailarawan ang mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at ang dami o laman. At makapagsali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at ang dami o laman. Ang mga panukat na linear o linear measurement ay tumutukoy sa sukat ng distansya, layo, taas o haba ng isang bagay o lugar. Ilan sa mga karaniwang unit ng panukat na linear ay sentimetro o centimeter na may simbolong cm, metro o meter na may simbolong m, at kilometro o kilometer na may simbolong km. Upang tayo ay makapagsali ng mga panukat na linear, kailangan nating tandaan ang batayan sa pagsasali ng panukat na linear. Ang isang metro ay may katumbas na 100 o 100 sentimetro. Ang isang kilometro ay may katumbas na 1,000 o 1,000 metro. Ito ang ating gagamitin sa pagsasali ng panukat na linear. Subukan natin sa isang halimbawa. Isulat ang katumbas na sukat ng 5 metro sa sentimetro. Upang maisalin, gagamit tayo ng metric converter method. Gamit ang batayan sa pagsasalin, makikita na ang isang metro ay may katumbas na 100 o 100 sentimetro. Solusyon: 5 metro times 100 sentimetro divided by 1 metro. I-cancel ang magkaparehong unit na metro. Pagkatapos, i-multiply ang 5 times 100. 5 times 100 equals 500 divided by 1. 500 divided by 1 equals 500. Ang 5 metro ay may katumbas na 500 o 500 sentimetro. Ang mga sukat ng timbang naman ay tumutukoy sa kung gaano kabigat o kagaan ang isang bagay. Maaaring gumamit ng timbangan o weighing scale upang makuha ang sukat ng timbang. Ilan sa mga karaniwang unit ng timbang ay gramo o gram na may simbolong chi, kilogramo o kilogram na may simbolong kg. Para sa batayan sa pagsasalin ng sukat ng timbang, tandaan natin na ang 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. Subukan natin sa isang halimbawa. Ilang kilogramo mayroon sa 5,000 gramo? Mula sa ating batayan sa pagsasalin, makikita na ang 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. At para sa ating solusyon, 5,000 gramo times 1 kilogramo divided by 1,000 gramo. I-cancel ang magkaparehong unit na gramo. I-multiply 5,000 times 1. Ang sagot ay 5,000 divided by 1,000. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel lamang ang parehong bilang ng 0 sa dividend at divisor, at i-divide ang natirang bilang na 5 at 1.
5 divided by 1 equals 5. Ang 5,000 o 5,000 gramo ay katumbas ng 5 kilogramo. Ang mga sukat ng dami o laman ay tumutukoy sa kung gaano kadami o kakaunti ang maaring mailaman sa isang lalagyan o sisidlan. Ilan sa mga karaniwang unit ng dami o laman ay mililitro o mililiter na may simbolong ml, litro o liter na may simbolong L. Sa pagsasali naman ng dami o laman, tandaan na ang isang litro ay katumbas ng 1,000 o 1,000 mililitro. Subukan natin sa isang halimbawa. Kailangan ng 8 litrong tubig upang mapuno ang maliit na aquarium ni Rose. Ilang mililitro ng tubig ang kailangan ni Rose upang mapuno ang aquarium? Mula sa ating batayan sa pagsasalin, makikita na ang isang litro ay katumbas ng 1,000 o 1,000 mililitro. Para sa ating solusyon, 8 litro times 1,000 mililitro divided by 1 o 1 litro. I-cancel ang magkaparehong unit na litro at i-multiply ang 8 times 1,000. 8 times 1,000 equals 8,000 divided by 1. 8,000 divided by 1 equals 8,000. Ibig sabihin, ang 8 litro is equivalent to 8,000 o 8,000 mililitro. Sa pagsasali ng mga unit, mahalagang malaman at matandaan ang unit na malaki at maliit upang malaman ang operasyong gagamitin. Kapag ang malaking unit ay isasalin sa maliit na unit, gamitin ang multiplication. Halimbawa, 4 na metro isasalin sa sentimetro. Tandaan na ang unit na metro ay mas malaki kaysa sa unit na sentimetro, kaya ang operation na gagamitin ay multiplication. Gamit ang batayan sa pagsasalin, kung saan ang 1 meter is equivalent to 100 centimeters, ang ating solusyon ay 4 times 100 equals 400. Ibig sabihin, ang 4 meters o 4 na metro is equivalent to 400 centimeters. 6 na kilogramo isasalin sa gramo. Tandaan na ang unit na kilogramo ay mas malaki kaysa sa unit na gramo, kaya ang operation na gagamitin ay multiplication. Gamit ang batayan sa pagsasalin, kung saan ang 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams, ang ating solusyon ay 6 times 1,000 equals 6,000. Ibig sabihin, ang 6 kilograms is equivalent to 6,000 grams. 7 litro isasalin sa mililitro. Tandaan natin na ang unit na litro ay mas malaki kaysa sa unit na mililitro, kaya ang operation na gagamitin ay multiplication. Gamit ang batayan sa pagsasalin, kung saan ang 1 liter is equivalent to 1,000 milliliters, ang ating solusyon ay 7 times 1,000 equals 7,000. Ibig sabihin, ang 7 liters is equivalent to 7,000 milliliters. Kapag ang maliit na unit naman ay isasalin sa malaking unit, gamitin ang division. Halimbawa, 500 centimeters ay isasalin sa meters. Tandaan na ang unit na sentimetro ay mas maliit kaysa sa unit na metro, kaya ang operation na gagamitin ay division. Gamit ang batayan sa pagsasalin, kung saan ang 1 meter is equivalent to 100 centimeters, ang ating solusyon ay 500 divided by 100. I-cancel natin ang magkaparehong bilang ng zeros sa dividend at divisor upang mas madali ang pag-divide. At i-divide
Ang natirang bilang na 5 at 1. 5 divided by 1 equals 5. Ibig sabihin, ang 500 centimeters is equivalent to 5 meters. 15,000 grams, isasalin natin sa kilogram. Tandaan natin na ang unit na gramo ay mas maliit kaysa sa unit na kilogramo. Kaya ang operation na gagamitin ay division. Gamit ang batayan sa pagsasalin kung saan ang 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. Ang ating solusyon ay 15,000 divided by 1,000. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel natin ang magkaparehong bilang ng 0 sa dividend at divisor. At i-divide ang natirang bilang na 15 at 1. 15 divided by 1 equals 15. Ibig sabihin, ang 15,000 grams is equivalent to 15 kilograms. 9,000 milliliters, isasalin natin sa liters. Tandaan natin na ang unit na mililitro ay mas maliit kaysa sa unit na litro. Kaya ang operation na gagamitin ay division. Gamit ang batayan sa pagsasalin kung saan ang 1 liter is equivalent to 1,000 milliliters, ang ating solusyon ay 9,000 divided by 1,000. I-cancel natin ang magkaparehong bilang ng 0 sa dividend at divisor. At i-divide ang natirang bilang na 9 at 1. 9 divided by 1 equals 9. Ibig sabihin, ang 9,000 milliliters is equivalent to 9 liters. Magsanay tayo upang lubos mong maunawaan ang ating aralin. Sagutan natin ang gawain bilang isa. Panuto, tukuyin ang katumbas na sukat gamit ang nakasaad na unit ng sumusunod na mga bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. 12 metro, isasalin sa sentimetro. Number 2, 400 sentimetro, isasalin sa metro. Number 3, 9 na metro, isasalin sa sentimetro. Number 4, 14 na kilogramo, isasalin sa gramo. Number 5, 900 gramo, isasalin sa kilogramo. Number 6, 3 litro isasalin sa mililitro. Number 7, 14,000 gramo isasalin sa kilogramo. Number 8, 15 kilogramo isasalin sa gramo. Number 9, 25 metro isasalin sa sentimetro. At number 10, 8,000 mililitro isasalin sa litro. Tandaan, upang mas madali ang pagsagot, lagi natin alamin ang unit na isasalin kung ito ay mas malaki o mas maliit upang magamit ang tamang operation sa pagsasalin. Narito ang mga tamang sagot. Number 1, ang unit na isasalin natin ay metro sa sentimetro. Nalaman natin na mas malaki ang metro kaysa sa sentimetro, kaya ang operation na ating gagamitin ay multiplication. Kung ang 1 meter ay may katumbas na 100 centimeters, ang ating solusyon ay 12 times 100. Ang sagot ay 1,200. Ang 12 metro ay may katumbas na 1,200 na sentimetro. Number 2, ang unit na isasalin natin ay sentimetro sa metro. Nalaman natin na mas maliit ang sentimetro sa metro, kaya ang operation na ating gagamitin ay division. Kung ang 1 meter ay may katumbas na 100 centimeters, ang ating solusyon ay 400 divided by 100. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel natin ang 2 zero sa dividend at 2 zero sa divisor. At ang natirang bilang na 4 at 1 ay ating i-divide. 4 divided by 1 equals 4. Ang 400 centimetro ay may katumbas
na 4 na metro. Number 3, ang unit na ating isasalin ay metro sa sentimetro. Mas malaki ang metro sa sentimetro, kaya ang ating operation na gagamitin ay multiplication. Ang 1 meter is equivalent to 100 centimeters, kaya ang ating solusyon ay 9 times 100 equals 900. Ang siyam na metro ay may katumbas na siyam na daang sentimetro. Number 4. Ang unit na isasali natin ay kilogramo sa gramo. Mas malaki ang kilogramo sa gramo, kaya ang operation na ating gagamitin ay multiplication. Kung ang 1 kilogram ay may katumbas na 1,000 grams, ang ating solusyon ay 14 times 1,000 equals 14,000. Ang 14 na kilogramo ay may katumbas na 14,000 gramo. Number 5, ang unit na isasali natin ay gramo sa kilogramo. Mas maliit ang gramo kaysa sa kilogramo, kaya ang operation na ating gagamitin ay division. Kung ang 1 kilogram ay may katumbas na 1,000 grams, ang ating solusyon ay 900 divided by 1,000. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel ang 2 zero sa dividend at 2 zero sa divisor, at i-divide ang natirang bilang na 9 at 10. 9 divided by 10 equals 0.9. Ang 900 gramo ay may katumbas na 0.9 kilogramo. Number 6, ang unit na isasalin natin ay litro sa mililitro. Mas malaki ang litro kaysa sa mililitro, kaya ang operation na ating gagamitin ay multiplication. Kung ang 1 liter ay may katumbas na 1,000 milliliters, ang ating solusyon ay 3 times 1,000 equals 3,000. Ang 3 litro ay may katumbas na 3,000 mililitro. Number 7, ang unit na isasalin ay gramo sa kilogramo. Mas maliit ang unit na gramo kaysa sa kilogramo, kaya ang ating operation na gagamitin ay division. Mula sa batayan ng pagsasalin, ang 1 kilogram ay may katumbas na 1,000 grams, kaya ang ating solusyon ay 14,000 divided by 1,000. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel ang 3 zero sa dividend at ang 3 zero sa divisor, at i-divide ang natirang bilang na 14 at 1. 14 divided by 1 equals 14. Ang 14,000 gramo ay may katumbas na 14 na kilogramo. Number 8, ang unit na isasalin ay kilogramo sa gramo. Mas malaki ang unit na kilogramo sa gramo, kaya ang operation na ating gagamitin ay multiplication. At ang ating solusyon ay 15 times 1,000 equals 15,000. Ang 15 kilogramo ay may katumbas na 15,000 gramo. Number 9, ang unit na isasalin ay metro sa sentimetro. Mas malaki ang unit na metro kaysa sa sentimetro, kaya ang operation na ating gagamitin ay multiplication. Mula sa batayan ng pagsasalin, ang 1 meter is equivalent to 100 centimeters, kaya ang ating solusyon ay 25 times 100 equals 2,500. Ang 25 metro ay katumbas ng 2,500 sentimetro. Number 10, ang unit na isasalin ay mililitro sa litro. Mas maliit ang unit na mililitro kaysa sa litro, kaya ang operation na ating gagamitin ay division. Mula sa batayan ng pagsasalin, ang 1 liter is equivalent
to 1,000 milliliters. Kaya ang ating solusyon ay 8,000 divided by 1,000. Upang mas madali ang pag-divide, i-cancel ang tatlong zero sa dividend at ang tatlong zero sa divisor at i-divide ang natirang bilang na 8 at 1. 8 divided by 1 equals 8. Ang 8,000 mililitro ay may katumbas na 8 litro. Tandaan, sa pagpapakita, paglalarawan at pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at dami o laman, mahalagang maunawaan at matandaan natin ang mga batayan sa pagsasali ng mga sukat. Ang isang metro ay may katumbas na 100 sentimetro. Ang isang kilogramo ay may katumbas na 1,000 gramo. At ang 1 litro ay may katumbas na 1,000 mililitro. Sa pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linyar, sukat ng timbang at dami o laman, mahalagang malaman at matandaan ang unit na malaki at maliit upang malaman ang operasyong gagamitin. Kapag ang metro ay sasalin sa sentimetro, multiply o times 100. Kapag ang sentimetro naman ay isasalin sa metro, divide 100. Kapag ang kilogramo ay isasalin sa gramo, times 1,000. Gramo isasalin sa kilogramo, divide 1,000. Kapag ang litro ay isasalin sa mililitro, times 1,000. Kapag ang mililitro naman ay isasalin sa litro, divide 1,000. Para sa iyong ikalawang gawain, tukuyin ang katumbas na sukat ayon sa nakasaad na unit. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ilang sentimetro ang katumbas ng 10 metro? A. 1. B. 10. C. 100. D. 1,000. Ang tamang sagot ay D. 1,000. Number 2. Ilang metro ang katumbas ng 2,000 sentimetro? A. 2,000. B. 200. C. 20. D. 2. Ang tamang sagot ay C. 20. Number 3. Ilang litro ng tubig ang kailangang isalin sa timba na naglalaman ng 10,000 mililitro? A. 1. B. 10. C. 100. D. 1,000. Ang tamang sagot ay letter B. 10. Number 4. Ang magkakaibigang sina Lynn, Vina at Myla ay bumili ng tig-iisang kilong prutas para sa gagawin nilang fruit salad. Ilang gramo lahat ang biniling prutas ng magkakaibigan? A. 30, B. 300, C. 3,000, D. 30,000. Ang tamang sagot ay C. 3,000. Number 5. Si Lara ay may biniling 5 litrong pineapple juice. Ilang mililitro ang katumbas nito? A. 50, B. 500, C. 5,000, D. 50,000. Ang tamang sagot ay C. 5,000. Para naman sa iyong susunod na gawain, isalin ang unit ng panukat na nasa kabila upang maging katulad ng unit na nasa katapat nito gamit ang pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat. Paghambingin at isulat ang simbolong greater than, less than, o equal sa patlang. Number 1, 8 meters, blank, 300 centimeters, plus 500 centimeters.
Number 2, 400 centimeters minus 100 centimeters blank 2 meters. Number 3, 1000 centimeters blank 500 centimeters plus 500 centimeters. Number 4, 125 grams plus 1000 grams blank 2 kilograms. Number 5, 5 kilograms blank 2000 grams plus 3000 grams. Number 6, 600 grams plus 500 grams plus 1000 grams blank 12 kilograms. Number 7, 4 kilograms minus 2 kilograms blank 2000 grams. Number 8, 3 liters blank 1000 milliliters plus 1000 milliliters plus 1000 milliliters. Number 9, 2 liters plus 500 milliliters blank 1500 milliliters. Number 10, 2 liters blank 250 milliliters plus 250 milliliters plus 500 milliliters. Narito ang mga tamang sagot. Number 1, ang una nating gagawin ay pagsamahin ang 300 centimeters at 500 centimeters. Ang sagot ay 800 centimeters. Sa paghahambing, tandaan na kailangan magkatulad ang unit ng mga bilang na paghahambingin, kaya isasalin muna natin ang 8 meters sa unit na centimeters. Ang katumbas ng 8 meters ay 800 centimeters. Magkapareho ang bilang na 800 centimeters na ating paghahambingin, kaya ang tamang simbolo ay equal. Number 2, ibawas ang 100 centimeters sa 400 centimeters. Ang sagot ay 300 centimeters. Isasalin muna natin ang 2 meters sa unit na centimeters upang magkatulad ang kanilang unit. Ang katumbas ng 2 meters ay 200 centimeters. Paghambingin natin ang 300 at 200 centimeters. Mas malaki ang 300 centimeters kaysa sa 200 centimeters, kaya ang tamang simbolong gagamitin ay greater than. Number 3, pagsamahin ang 500 centimeters at 500 centimeters. Ang sagot ay 1000 centimeters. Magkapareho ang bilang na 1000 centimeters na ating paghahambingin, kaya ang tamang simbolo ay equal. Number 4, pagsamahin ang 125 grams at 1000 grams. Ang sagot ay 1125 grams. Isasalin muna natin ang 2 kilograms sa unit na grams upang magkatulad ang unit ng mga bilang na ating paghahambingin. Ang katumbas ng 2 kilograms ay 2000 grams. Paghambingin natin ang 1125 grams at 2000 grams. Mas maliit ang 1125 grams kaysa sa 2000 grams, kaya ang tamang simbolo ay less than. Number 5, pagsamahin ang 2000 grams at 3000 grams. Ang sagot ay 5,000 grams. Isasalin muna natin ang 5 kilograms sa unit na grams upang makatulad ang unit ng mga bilang na ating paghahambingin. Ang katumbas ng 5 kilograms ay 5,000 grams. Magkapareho ang bilang na 5,000 grams na ating paghahambingin, kaya ang tamang simbolo ay equal. Number 6, pagsamahin ang 600 grams, 500 grams at 1000 grams. Ang sagot ay 2100 grams. Isasalin muna natin ang 12 kilograms sa unit na grams upang magkatulad ang unit ng mga bilang na ating paghahambingin.
Ang katumbas ng 12 kilograms ay 12,000 grams. Paghambingin natin ang 2,100 grams sa 12,000 grams. Mas maliit ang 2,100 grams kaysa sa 12,000 grams, kaya ang tamang simbolo ay less than. Number 7, ibawas ang 2 kilograms sa 4 kilograms. Ang sagot ay 2 kilograms. Isasalin muna natin ang 2 kilograms sa unit na grams upang magkatulad ang unit na mga bilang na ating paghahambingin. Ang katumbas ng 2 kilograms ay 2,000 grams. Magkatulad ang mga bilang na ating paghahambingin na 2,000 grams, kaya ang tamang simbolo ay equal. Number 8, pagsamahin ang tatlong 1,000 milliliters. Ang sagot ay 3,000 milliliters. Isasalin muna natin ang 3 liters sa unit na milliliters upang magkatulad ang kanilang unit. Ang katumbas ng 3 liters ay 3,000 milliliters. Magkapareho ang bilang na ating paghahambingin na 3,000 milliliters, kaya ang tamang simbolo ay equal. Number 9, pagsamahin ang 2 liters at 500 milliliters. Magkaiba ang unit ng dalawang bilang, kaya isasalin muna natin ang unit ng 2 liters sa milliliters. Ang katumbas ng 2 liters ay 2,000 milliliters. Idagdag natin ang 500 milliliters. 2,000 plus 500 milliliters equals 2,500 milliliters. Paghambingin natin ang 2,500 milliliters at 1,500 milliliters. Mas malaki ang 2,500 kaysa sa 1,500 milliliters, kaya ang simbolong gagamitin ay greater than. Number 10, pagsamahin ang dalawang 250 ml at 500 ml. Ang sagot ay 1,000 milliliters. Isasalin muna natin ang 2 liters sa unit na milliliters upang magkatulad ang unit ng mga bilang. Ang katumbas ng 2 liters ay 2,000 milliliters. Paghambingin natin ang dalawang bilang, mas malaki ang 2,000 kaysa sa 1,000 milliliters, kaya ang tamang simbolong gagamitin ay greater than. At para sa iyong karagdagang gawain, basahin at suriing mabuti ang mga larawang nasa ibaba. Alin sa mga ito ang bibilhin mo upang ikaw ay makatipid? Suriin natin ang bawat larawan. Ang unang larawan ay 1 liter apple juice na nagkakahalaga ng 198 pesos. Samantala, ang pangalawang larawan naman ay tatlong tig 500 milliliters na apple juice na nagkakahalaga ng 320 pesos. Mapapansin natin na magkaiba ang unit na ginamit sa bawat larawan. Ang unit na ginamit sa unang larawan ay liter, samantalang milliliter naman ang nasa pangalawang larawan. Kaya kailangan natin isalin sa unit na milliliter ang unang larawan. Ang 1 liter ay katumbas ng 1,000 milliliters. Kapag ating hahatiin ang 1,000 milliliters, ito ay katumbas ng dalawang 500 milliliters. Ngayon, aalamin natin ang halaga ng bawat 500 milliliters ng apple juice upang malaman kung saan tayo makakatipid. Ang 198 pesos kapag ating hahatiin sa dalawa ay 99 pesos. Samantala, ang 320 pesos sa pangalawang larawan kapag ating hahatiin sa tatlong 500 milliliters, ang sagot ay 106.67 pesos. Kung ating paghahambingin ang halaga ng bawat 500 milliliters, mas makakatipid ka kung ang bibilhin mo ay ang 1 liter na apple juice na nagkakahalaga ng 198 pesos.
Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng Mathematics. Paalam!